Vice President Lenny Robredo, mariing itinanggi na siya ang babaeng nagpapabakuna sa litratong kumakalat ngayon sa social media, kung saan umani siya ng pambabatikos mula sa publiko lalo na sa mga taga-suporta ni President Rodrigo Duterte. Hindi nga nagpatinag si Vice President Lenny Robredo sa kumakalat na litrato ng kanyang di umano'y pagpapabakuna. Sa halip, tinawanan lamang niya ito at hiniling sa publiko na i-report ang mga kumakalat na fake news. Makikita sa larawan ang isang babaeng nakaupo habang tinuturukan ng bakuna, pero mapapansin na nakababa ang manggas ng blusa nito. Ibinahagi niya ang fake news alert sa kanyang Facebook page bilang pagtanggi sa mga bintang ng mga netizens na siya ay nabakunahan na, at nilinaw rin niya na ang babaeng nasa larawan ay isa sa mga medical frontliners na unang nabakunahan na sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ipinaliwanag rin niya na may islitang manggas ng blouse ng doktora, kaya naman hindi na kinailangang itaas pa nang siya ay bakunahan. Dahil dito, pinayuhan ni Robredo ang publiko na huwag basta maniwala sa mga nababasa sa social media at i-report na lamang ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. "This is ridiculously funny, hindi po ako yan. Ayoko na sanang patulan pero ang daming nagpapadala ng mga screenshots. Kung hindi kayo busy, pa-report na lang please. Maraming salamat po." Was told that the lady in the picture is Dr. Flor de Lisa Grana, a pediatric surgeon at the Amang Rodriguez Memorial Medical Center, and she was wearing a bakuna blouse. The sleeves have slits. Humingi rin siya ng paumanhin sa doktora. "Sorry doktora, nadamay ka patuloy." Matatanda ang inulan ng batiko si Robredo mula sa Pangulong Duterte dahil sa mga puna nito sa naging response ng gobyerno sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-komento at mag-subscribe.